Semesta, this is Lupon, and welcome to Anime Database PH. Samustang muli, kaibigan. Ito na ang part 3 at final video sa series natin. Kung nais nyong lubos na maintindihan ang tatalakayin natin dito, mas makabubuting na-check nyo na muna yung part 1 at part 2 ng series na to. Dahil importante ang mga detalyeng nabanggit natin doon para sa video na to. Pero bago ang lahat, gusto ko munang sabihin na itong tatalakayin natin ngayon dito ay maaring hindi para sa lahat. Balik susubukan nga natin i-predict dito ang maaring mangyari sa wakas ng Attack on Titan. So, paniguradong marami tayong mababanggit dito na mga pangyayari sa manga na hindi pa naipapakita sa anime. So, dito pa lang, sinasabi ko na maglalaman ang video na to ng mga spoiler na maaaring hindi mapagustong malaman. So, alam nyo na ang gagawin. Para sa mga balak namang magpatuloy, konting disclaimer muna. Hindi ko sinasabing magkakatotoo ang lahat ng mababanggit ko dito. Dahil ito ay base lamang sa kung paano ko naiintindihan ang mga pangyayari sa kwento. Muli, prediction lang. So yes, sariling opinion ko nga lang to at hindi ko kine-claim na magkakatotoo. So since nalinaw na nga natin yan, simulan na natin. Tulad ng natalakay natin sa dulo ng part 1, tuluyan na nga ang na-activate ni Eren tong rumbling. So wala na nga makakapigil pa sa malagim na pangyayaring to. Wala nang iba maliban kay Eren at sa mismong founding titan na si Ymir. Matapos niyang mapakawalan mula sa mga pader ang milyong mga colossal titan, ginamit nga nitong si Eren ang kakayahan ng founding titan at ipinalam sa lahat ng mga Eldian ang pakay niya. Balay kahit nasa ang lupalop ka nga ng mundo noong oras na yun, basta may dugo kang Eldian ay maririnig mo nga ang sinasabi nitong si Eren dahil nga sa tinatawag na pats na nagdudugtong sa kanilang lahat. Ayon sa sinabi nito, pinakawalan niya na nga ang lahat ng mga titan mula sa pader at nagsisimula ng araw umabante. At ang plano niyang araw ay patayin ang lahat ng nabubuhay sa labas ng paradis. Ayon sa ipinaparating nito, wala na siyang pakialam kung inosente ka, bata, matanda, Marleyan, Eldian o kung ano ka paman. Basta wala ka sa loob ng paradis ay kasama ka sa dudurugin niya. And yes, hindi nga to nagbibiro. Dahil tulad ng mga nangyari sa mga sumunod na chapter, ilang bansa nga ang dinaanan at dinurog nito. Bagay na sadya nakapagtataka. Bakit naisipang gawin to ni Eren? Wala na ba talagang ibang paraan para maprotektahan ang paradis bukod sa wasakin ang mundo? Well, susubukan nga nating i-decode ang tumatakbo sa isip nitong si Eren habang niraragasan nito ang milyong-milyong inosenteng mga buhay. Pero isa lang ang sinisigurado ko sa inyo. Hindi niya gustong mangyari ang lahat ng to. Kahit pa yon ang gusto niyang palabasin sa lahat. Tulad rin ng tinalakay natin sa part 1. Sa tunay na kakayaan itong Attack Titan na hawak ni Eren, may kakayaan nga itong ma-access ang mga alaala nito sa inaharap. So lahat nga ng mga nangyayari ngayon, maging tong rumbling ay inaasahan na ni Eren na mangyayari. Alam niyang siya ang magiging sanhi nito at alam niyang maraming mamamatay ng dahil sa kanya. At dahil yun nga ang nakatakdang mangyari, wala siyang magagawa para pigilan yun. Well, wala na nga ba? Tulad nga ng sabi ko, may kakayaan nga itong Attack Titan na Eren na ma-access ang mga alaala niya sa inaharap. Bago pa man yun mangyari, may kakayaan din tong diktaan ang mga pwedeng mangyari. Tulad na nakita natin sa ginawa nito sa tatay niyang si Grisha. Kung paanong sinigurado nito makukuha nito ang founding titan mula sa royal family. Kahit pa hindi nito gustong gawin yun. Sa katunayan, sa tingin ko ay pati itong si Eren Kruger ay diniktaan din nito na sa tatay niya ipasa ang Attack Titan. Dahil bago nga nito ipasa ang Titan Power kay Grisha, sinambit nga nitong kailangan nitong tapusin ang misyon kung nais niyang iligtas si Mikasa at Armin na hindi pa nga ipinapanganak noong mga panahon na yun. Kumbaga, sinisigurado nga nitong si Eren mula sa inaarap ang mga pangyayari sa mga plano niya. At ang pinakamahalaga nga sa lahat ng yun ay ang makuha ng tatay niya ang founding titan upang maipasa nito yun sa kanya. Dahil yun nga ang magiging susi sa lahat.
Tulad niya na nabanggit ko, nasabi nga nitong si Eren Kruger kay Grisha ang pangalan nitong si Armin at Mikasa na kailangan niyang tapusin ang misyon niya para mailigtas niya itong dalawa. Since wala nga silang idea kung sino itong Armin at Mikasa at kung bakit kailangan nila itong iligtas, isa lang ang naisip ko dito. Si Eren nga mismo ang nagpaparating ng mga mensaheng yun mula sa inaharap. Pero kung ibabase sa mga nasaksihan natin sa mismong nangyayari sa inaharap, bakit naman sasabihin ni Eren yun? Eh wala nang pakialam to kila Mikasa at Armin. Sa katunayan ay harap-harapang sinabi pa nga nito kay Mikasa na kinamumuyaan niya to mula pa noong mga bata pa sila. Dahil sunod-sunuran nga lang to sa lahat ng kagustuhan niya. At yun nga raw ang pinakinamumuyaan niya sa mundo. Ang mga taong sunod-sunuran sa kagustuhan ng iba na parang isang alipin. Habang itong si Armin naman ay binugbog nito at inakusahan na ganun din daw to. Dahil hinahayaan itong makontrol ng mga memorya ni Bertolt na hindi naman natin masabi kung totoo nga ba o hindi. Dahil tulad ng alam natin ay may gusto nga itong si Bertolt kay Annie. At mula nung makuha nga nitong si Armin ang Titan power nito, eh palagi nga nitong binibisita to. So mabalik nga tayo sa tanong, bakit to magpapadala ng mensaheng tulad nun mula sa inaharap kung kinamumuyaan niya naman pala ang mga to? Well, kasama nga talaga ang lahat ng yan sa plano. I mean, kasama talaga sa plano nito na dapat siyang kamuyan ng dalawang kaibigan. Dahil kung hindi mangyayari yon, ay hindi rin mangyayari ang binabalak niyang gawin. At ano nga ba yon? Ang makuha ng tuluyan ang buong kapangyarihan ng Founding Titan. At kailangan niya nga itong dalawang kaibigan niya para maisakotuparan yon. Pero para magawa niya nga yon, ay kailangan niyang kamuyan siya ng mga to. Hanggang sa puntong hindi na ito magdadalawang isip, napaslangin siya. Sa maniwala ka man o sa hindi, sa opening pa lang ng season 3 ay meron nang mga clue sa maaaring mangyari sa ending, which is itong tatlo nga na malayang nakakapaglaro noong mga bata pa sila. Pero bago nga tayo tumalon dyan, eh balikan muna natin sandali itong nangyari sa chapter 133 o yung pangalawang pagkakataon na kinausap nitong si Eren ang mga Eldian gamit ang kakayahan ng Founding Titan at pinapasok nga itong sila Armin sa loob ng pots. Pero dahil biglaan nga yun, sinubukan ngang kumbinsin itong si Armin, Mikasa at iba pa itong si Eren na ihinto na ang rambling dahil may iba pa naman sigurong paraan para protektaan ang Paradis. Nasinugot naman itong si Eren. Bale, para sa akin, isang puzzle nga itong mga sinabi ni Eren dito sa kanila. So isa-isa yun nga nating i-decode base sa pagkakaintindi ko. Una, dito sa parteng sinabi niyang hindi niya hayaang ang kapalaran ang magdikta sa inaharap. Sa tingin ko, ang sinasabi nga dito na Eren ay sinusubukan niyang baguhin ang inaharap. Meaning, sinusubukan niyang ibahin ang takbo nito. Dahil kung hahayaan niyang ang kapalaran ang magdikta na mga mangyayari, eh ang mangyayari lang talaga ay kung paano niya yun nakikita mula sa inaharap. Surod naman ay yung sinabi nitong inagawan niyang araw ng kalayaan ang mundo para makamit ang hinahangad niyang kalayaan. Actually, related to sa unang sinabi niya. Dahil tulad niya ng sabi ko ay sinusubukan nga niyang baguhin ang inaharap. At dahil nga sa gagawin niya ay inaalisan niya nga ng kalayaan itong mundo na isa katuparan ang mga nakatakdang mangyari. Next naman ay ito. Bagamat inagawan niyang araw ng kalayaan ang mundo, hindi naman daw niya yon gagawin sa kanila. Dahil mananatili silang may kakayahang magdesisyon para sa sarili nila. At kung nais nilang ipagtanggol ang kalayaan ng mundo, ay malaya rin silang gawin yun. Dahil siya ay malaya rin ipagpatuloy ang mga nais niya. Well, ang pinupuntong ni Eren dito ay kung gugustuhin niya, ay pwede niyang gamitin ang kapangyarihan ng Founding Titan para kontrolin itong mga kaibigan niya at lahat ng mga Eldian. Pero dahil sa hindi nito sinasabing tunay na dahilan, hindi nga nito ginagawa yun. Which is sobrang nakapagtataka lang kung iisipin. Anyway, yung sumunod na sinabi nga nito, ang pinaka-interesting sa lahat, wala nga raw ibang paraan kung hindi ang lumaban. As in, lumaban. Na naging dahilan nga dito kay Armin para tanongin tong si Eren kung bakit pa nito sila kailangan dalhin dito sa Pats. Gayong wala naman pala tong balak na makipag-negosasyon. Nasinugot naman agad nitong si Eren na para lang daw sabihin na wala na silang dapat pag-usapan pa, na ang tanging paraan nga lang daw kung gusto nila siyang mapigilan ay ang patayin siya. Yep, literal na sinasabi nitong kailangan nila siyang patayin para mapigilan siya.
At dito nga, papasok yung sinasabi kong sinasadya nitong si Eren. Nakamuwian siya ng mga kaibigan niya. Dahil itong dalawa lamang ang nakikita niya makakakuha ng mga nais niyang ipaiwatig. At kailangan nilang madiskubre kung paano at bakit nila kailangan gawin yun nang hindi niya direktang sinasabi ang dahilan. Basta kailangan nila siyang patayin. At paano naman nila magagawa yun sa kanya? Gayong itinuturing siyang pamilya ng mga to. Simple lang, ang kamuyaan nga siya ng mga to. Anyway, siguro nagtataka ka kung bakit hindi nilang direktang sabihin itong si Eren yun. Dito, kila Armin at Mikasa. Actually, sa tingin ko hindi niya magagawa yun. Bakit? Dahil itong si Eren ay kasalukuyang kinokontrol ni Ymir o ang mismong Founding Titan. Tulad ng tinalakay natin sa Part 2. Itong si Ymir nga ay 2,000 taon nang namamalagi sa loob ng pads na naniniwalang isa lamang siyang alipin hanggang sa kumbinsin siya nitong si Eren na dapat siyang magdesisyon sa sarili niya. Dahil karapatan niya yun, hindi dahil sa isa siyang Diyos, kung hindi dahil sa isa siyang tao na may kalayaang mamili. Dahil hindi siya isang alipin tulad ng iniisip niya. At marahil dahil sa sinabi nitong si Eren dito, ay narealize nga nitong tama to. At ginamit nga nito ang kapangyarihan ayon sa sarili nitong kagustuhan. Bale, isa nga sa mga clue dito ay ang itsura ng Titan nitong si Eren. Kung titignan nyong mabuti ang itsura ng Titan nito sa itaas, parang nakasabit nga ang mga kamay nito na parang isang puppet. Yep, malamang ay sinisimbolo nga niyan na minamanipula lamang tong si Eren ni Ymir. At dito na nga natin ipapasok kung bakit sa kabila nito ay nagagawang makapagbigay ng mga liyam na mensahe nitong si Eren kay Armin at Mikasa. Actually, may 2 senaryo nga akong naiisip na pwedeng nangyayari dito. Una, maaaring nakipagkasundo nga tong si Eren kay Ymir na kung magagawa siyang patayin ng mga kaibigan niya nang hindi direktang sinasabi rito ang dahilan, ay ipapaubayan na nga nito sa kanya ang buong kapangyarihan ng Founding Titan. Yep, the deal with the devil. Ikalawa, maaaring nilalabanan nga nitong si Eren sa isipan ang kagustuhan nitong si Ymir. Pero dahil kontrolado nga siya nito, ay piling mga salita lamang ang mga kaya niyang bitawan. Pero dahil malaki nga ang tiwala niya sa katalinuhan ng kaibigan niyang si Armin, ay alam niyang matutuklasan nito yon. At ano nga ba ulit ang dapat nitong matuklasan? Ang sikreto ng Founding Titan at ang patayin si Eren. Dahil oras na mangyari yon, ay tuluyan na rin mamamatay o mawawala ang sumpa nitong si Ymir sa katawan niya. At sino namang gagawa nito? Walang iba kung hindi si Mikasa. Si Mikasa na noong unang araw na makilala nitong si Eren ay makailang ulit nga na sinabihan nitong lumaban na kailangan nitong lumaban kung gusto nitong mabuhay. At ano nga bang naisip nitong si Mikasa matapos marinig ang salitang yun mula kay Eren? Well, naaalala niya ng araw ang lahat. At nasaksihan niya ng araw na makailang ulit ang eksenang yun. At nasa harapan niya lamang palagi. Subalit parating araw siyang nagkukunya rin hindi niya nakikita. Na nagkataon naman na isa rin sa mga eksena na binalikan nitong si Zeke at Eren sa alaala niya. So nagkataon nga lang kaya. Anyway, tulad ng sabi ko, nasa opening credits nga ng season 3 ang lahat ng clue sa mga mangyayari dito sa ending ng Attack on Titan. Kung napansin nyo, yung itsura ng Eren sa patch na kumakausap dito kala Armin ay isang bata. As in yung batang kasakasama nitong si Mikasa noong mga bata pa sila. O yung mismong batang ipinapakita nga dito sa opening ng season 3. Siguro nagtataka ka kung anong kinalaman nito dito. Pero ito nga yung susi sa kwento ng Attack on Titan. Itong batang Eren. Itong Eren na natutulog sa ilalim ng puno na nung nagising nga ay sinabing na naginip nga araw siya ng napakahaba. Pero hindi niya nga raw matandaan kung tungkol saan yun. Bale, tulad na nabanggit ko sa part 1 ng video na to, sa loob ng pats ay maaaring lumipas ang 1,000 taon. Subalit sa labas nito ay maaaring 1 segundo pa lamang ang lumilipas. I think itong batang Eren sa tulong ng mga alaala ng Eren mula sa hinaharap ay binago nga ang kapalaran ng mundo. Pero paano nito ginawa yun? Bale, paniguradong madidiscover nga nito si Armin ang sikreto nitong Founding Titan kung paano to tuluyang wawakasan. At marahil
dahil na rin sa tulong nitong batang Eren. Gaya nga nang ipinakita dito sa panel na to sa manga kung saan magkasama tong dalawa. Subalit maaaring wala kang kakayaan tong si Armin na gawin yun dahil sa pagiging purong Eldian nito. Kahit paniguradong itong si Mikasa nga ang tatapos sa lahat dahil isa tong Ackerman, at ang mga Ackerman nga ay kilalang hindi nakokontrol ng kapangyarihan ng Founding Titan. Kaya't maaarap nga to sa isa sa mga pinakamahirap na desisyon na gagawin niya. Ang patayin si Eren. Si Eren na ginawa ang lahat ng makakaya para kamuhian siya nitong si Mikasa. Para nga mismo sa sandaling to. Dahil kung hindi nito magagawa yon, ay mawawalan nga ng saysay ang lahat ng ginawa niya. Ang lahat ng sakripisyo niya. Ang lahat ng sinakripisyo niya. At syempre, maaalala nga nitong si Mikasa ang sinabi nitong si Eren nung mga bata pa sila. Na inulit nga nitong sabihin sa loob ng pats. Ang lumaban. Naantong nga para may sakatuparan nitong si Eren. Ang tunay na plano niya. Ang wakasan na nang tuluyan ang mundong kinamulatan nilang lahat. Dahil oras na magawa nga nitong si Mikasa yon, ay si Ymir talaga ang lubos na maapektuhan nito. Bakit? Dahil nga sa nakasanib to kay Eren na magiging sanhi naman para tuluyan na makapagpahinga at magiging malaya tong si Ymir na 2,000 taon ngang namalagi sa loob ng pats bilang isang alipin. Habang yung kapangyarihan naman ito ay tuluyan na makakamit ni Eren na siya namang gagamitin nito para baguhin ang hinaharap nitong batang Eren. Bale babalik nga itong si Eren sa nakaraan at pipigilang mangyari ang mga nangyari bago makuha nitong si Ymir ang Founding Titan. Similar kung paano niya sa pelitang pinakuha dito sa tatay niya ang Founding Titan mula sa Royal Family na magiging saninga para mabago ang buong kasaysayan ng mundo mula sa pinakasimula. Isang mundong walang idea kung ano ang mga Titan. Subalit syempre meron ngang twist. Gaya nga ng sinabi nitong author na si Hajime Isayama, bittersweet nga raw ang magiging ending nitong Attack on Titan. Ano bang ibig sabihin nito? Well, magtatagumpay nga itong si Eren sa plano niya. Subalit may mapait, nakapalit nga ang lahat ng yun. Dahil ang mababago niya lang ay ang inaharap ng batang Eren mula sa ibang panahon at mundo. Hindi ng mismong mundo niya na isinakripisyo niya nga para ron. Kumbaga, hindi na nga niya mababago ang mismong mga nangyari na sa mundo niya. Tulad na nga lang nung ipinakitang umiiyak tong sa Eren at humingi ng tawad sa harap nitong batang alam niyang madudurog niya sa rambling balang araw. Kumbaga, nakita niya nang ang mangyayari yon, pero wala na nga siyang magagawa para sa mundo niya dahil nangyari na nga ang mga nangyari dahil sa mga Titan. Pero dahil sa kapangyarihan ng Founding Titan at ang kakayahan itong may konekta ang iba't ibang oras at panahon, e gagamitin niya ngayon para baguhin ang inaharap ng ibang sarili niya. Sa case nga nito ay itong batang Eren maging ang mga kaibigan niyang si Armin at Mikasa. So yes, kung pamilyar ka nga sa parallel universe, e malamang itong nga ang direksyon na tinataak ng istorya. Medyo nakakalito to, pero may mga klo nga tungkol dito mula sa manga. Una, itong batang Eren sa loob ng pats. Bakit naging bata muli ito gayong matanda na to sa realidad? Hindi kaya galing to sa ibang panahon? Ganon din tong mismong Founding Titan na si Ymir. Matanda na rin to nung mamatay, subalit sa loob ng pats ay kapareho lamang ng itsura niya nung makuha niya ang kapangyarihan ng Founding Titan. At ang pinakalatest nga ay mula rito sa chapter 136 kung saan nagtataka nga tong si Armin kung bakit dalawa siya. Na isa nga sa mga nakikita kong paraan kung paano nito madidiskubre ang lahat. So yes, most likely, gaya ng prediction ko dito sa review natin sa chapter 133 ng manga, eh ipapakita nga ulit tong scene mula sa episode 1. Ang pagkakaiba lang, eh sa pagkakataon na to, ipapakitang magigising tong si Eren na wala nang mga wall. It's like the dream I was having went on forever. It's gone now. In fact, hindi nito alam ang tungkol sa mga Titan dahil hindi nga nag-exist sa mundong kanagisnan niya ang mga yon dahil sa pagsasakripisyo nitong Eren
mula sa ibang mundo na makapagpapaliwanag niya kung bakit to you 2,000 years from now ang pamagat ng kauna-unahang episode na to. Dahil 2,000 years ago, binago nga na itong si Eren ang hinaharap mula sa ibang panahon. Nakagaya nga ng sa ipinakita nitong si Isayama na magiging last panel ng manga ay ipinanganak nga na malaya. Na syempre hindi naman magiging posible kung hindi dahil dito sa Eren na nasubaybayan natin na pinili ngang maging masama sa paningin ng lahat para may sa katuparan ang lahat ayon sa mga plano niya. Kahit pa ang naging kapalit nun ay ang milyong-milyong mga inosenteng buhay na hindi na nga niya may babalik pa. Pero at least kahit ganun ang nangyari, masasabi niyang sa ibang buhay at panahon, hindi na muling mauulit pa ang pagdanak ng dugo ng dahil sa mga Titan. Dahil sa simula pa lang ay pinigilan niya nang mangyari yon. At dahil dyan, hindi na nga ako magtataka kung ang magiging title ng pinakauling chapter ng Attack on Titan ay From You 2,000 Years Later or something similar. So yeah, bittersweet ending indeed. So ayun nga, lilinawin ko lang ulit, hindi ko sinasabing ganito talaga ang mangyayari. Ito ay sariling prediction ko lamang at maaaring hindi talaga magkakatotoo dahil hindi naman ako ang author ng Attack on Titan. Pero kahit ano pa mang maging ending nito, hindi pa rin ito mababago na itong Attack on Titan ay isang tunay na masterpiece. At hindi na rin ako makapaghintay na malaman ang tunay na ending nito. So, ayun lang muna. Maraming salamat sa panonood. Kalupon.